So, anong pakiramdaman? Nasa Canada na? Oo, oh, yeah. Sobrang, ano kami, na amazing. Sobrang amazing. Linis. Sobrang linis. Pinoy Trucker Studio. Yes. There's the truck. Okay, so, susunod na video ulit. Alam kong nabibitin kayo. Pinoy Trucker. Okay, so kung naalala nyo si Erwin, matagal, medyo matagal yung sumunod na video dahil nga ay busy. So sila yung, ano, sila yung bagong dating na international student yung asawa niya. May mga nagtatanong kasi, pa, magkano daw ang ginastos niya sa lahat-lahat? So yan, sabihin mo sa kanila. Ano, tuition, nag... Hindi, doon sa Pilipinas. 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 More or less, malaki yung pamasahe talaga kasi umalis kami ng pandemic, so yun kuya ang nakapagpaano sa amin. Kasi na, nag-ano pa kayo, di ba? May quarantine pa yon, yung booking pa kayo, booking, nag-rebooking. So may mga rebooking fee kami na binayaran na 3 beses, although hindi namin kasalanan. Pero kayo nagbayad? Yung doon sa 3 rebooking, 2 ang sinolder namin. Anong agency daw ang pinasukan ninyo? Pasok. Agency, wala kaming nung una, nag-try kami mag-agency, ang pangalan ay yung sa CIC. Nakita namin na kaya naman palang gawin ng walang agency. Ah, so wala kayong agency. Hindi kami nag-agency, nag-direct kami ng ni Mrs. para mag-apply for direct sa CIC? Direct sa IRCC, sa IRCC. Canada website. Okay, so wala kayong dinanang agency? Wala. So yung lahat ng mga ginastos nyo, ano lang yun sa mga ticket ang malaki? Mga ticket, mga processing sa IELTS. Processing ng IELTS, yun, ang usual na process natin ng IELTS, nasa kulang ng 2,000, dalawa kami. O, dalawa kayo nag-IELTS. So. Dalawa kami nag-IELTS para sure kung sino man ang pwedeng mag-school sa amin. Pwedeng ako, pwedeng siya. Para by any, lahat ng chances ginawa namin. So ilang taon inabot yung application nyo? Halos ano kuya eh, mga mag 3.5 years din kami naghintay. Mm. Kasi ang application namin, hindi lang naman yung sa international student, nag-apply din kami as federal skilled. Okay. Yep. Nag-try din kami doon, tapos nag ano rin kami, yung provincial nomination. So bali sila kasi, ito si Erwin, ano to siya? Open permit. Oh, work permit. Naka-work permit work ako. Permit. Habang yung si Mrs. naka-student siya. Student yung asawa mo? Oo. Yeah. So meron, pwedeng ganun. Pwede kang mag-work permit. Pwede ka rin yung asawa mo mag-studyante. Pero kailangan daming pera, di ba? Medyo magastos kuya yung pathway. Pero ano kami, talagang nagpursige kami para din sa mga maliliit naming anak. Basta kung dadaan kayo dito sa mga student pathway na yan, ito talagang kailangan ng gastos. Pero kung meron kayong mga kakilala dito sa Canada na pwede mag-sponsor sa inyo, mas madali. Mas mura. Sige, tatapusin natin itong, bibili lang ako sigarilyo. Okay, so bago natin itutuloy ito, alam niyo sa totoo lang, hindi talaga ako nagtatanong about dito sa mga pathway na yan kasi hindi ko linya yan eh. Ay meron kasing baka nabiting kasi kayo dun sa unang video nung pagdating nila pagkatapos ng quarantine. Pero bago ko ito tatanungin si Erwin, shoutout ko lang si Marquises dyan sa Regina. Si Andrew Agor, shoutout sa kanyang 5 years old na anak, si Claire Ann sa Toronto. Lagi daw itong nanonood. Si Andrew Agor sa... same. Si Brian Desco nasa Pilipinas, si AJ's RTV and sa Rama Family dyan sa Bacolod, Eriosa Paul Eriosa sa TDP Bacolod, Edgar Pascual sa Barcelona, Spain, Juan Batak sa Pampanga, and si Federico Estipona, Pinoy Rider Club 150 Item North NCR.
And si Dyson Padaw sa mga kasamahan niya sa tourist transport, si Eulin Joy Transport, El Nido Tourist Transport, and si Skullbox 360. Shout out sa kanyang mga kapatid na nasa Strathmore, si Anthony at saka si Jerry. And yun lang. Yun lang yung shout out. Lali lang. So nakailang bola kayo dito, Erwin? Ito kasama ko to sa bahay. Nasa bahay nakatira. Pero madalang kami magkakausap kasi minsan darating ako gabi na tapos paalis na rin siya sa trabaho. Nakailang bola kayo dito? More than 2 months na. Si Kuya ang nasa amin, nagtumulong talaga si Kuya Mac ang the best Pinoy talker. So anong pakiramdam na ka 2 months yun sa Canada ngayon? Nakaka-adjust na Kuya kasi kasi winter time na. Winter time, oo. Lalo na sa mga bata. Yung mga bata, mabilis eh. Ano, tatagalugin ba ito o English yun talaga? Ano sa'yo? Double-double? Achoko na ako yun. Achoko? Achoko. Mag-order muna kami dito sa Tim Hortons. Laging Tim Hortons. Hello? Hilig sa Pilipinas. Hey, can we just take you for the medium, please? You're so fast. Sorry? I need a double-double medium and a hot chocolate medium. Okay. That's everything. Thank you. Hindi ko maintindihan eh, parang salbakota eh. Bilis na mga Indiano magsalita. So yeah, 2 months na kayo dito sa Canada, no? 2 months na. Ayan, kumusta naman yung eskwela ni Kate? Okay naman, nung una medyo nahirapan, loaded yung mga subjects niya, pero ayun, nakapag-adjust na siya, nakakuha na ng magandang schedule. Yung anak mo, yung tatlo? Yung tatlo, sabi namin, nag-vacationan kami for 2 months. Uuwi na kami ng Pilipinas, pero sabi sa akin ng panganay ko, kayo na lang umuwi, dito na kami. Dito na kami kina Kuya Mac. Kadalasan kasi sa mga bata, pag nasa Canada na, ayaw na bumalik ng Pilipinas. Mas gusto nila dito. Pero may trabaho ka na, di ba? Oh, hindi ka naman nahirapan maghanap ng trabaho? Share mo sa kanila, maghanap ng trabaho. Pagdating namin, pandemic, medyo ang hirap. Tsaga-tsaga, si Kuya Mac, tinutulungan ako talagang makapag-trabaho. Nakakuha naman ako after 2-3 weeks. Initially, nakakuha ako, pero kagaya nun yung sinabi sa akin ni Kuya Mac na lagi niyang minana sa akin na i-pursue ko pa rin yung career na kung ano yung talagang gusto ko. So, doon tayo papunta. So, tinutulungan ako ni Kuya. Ginaguide niya ako at minementor niya ako para dun sa pagiging tracker. Papunta tayo doon. Gusto mo talaga mag-tracker? Gusto niya talaga mag-track driver? Driver naman talaga ako sa atin sa Pilipinas. Anong trabaho mo dati sa Pilipinas? Nagda-drive ka, di ba? Nagda-drive ako, nag-deliver, umpisa ako mag-deliver ng... Pero hindi ka truck driver beer. Talaga malalaki? Nakapag-drive ako ng malalaking truck. Ten-wheeler nung mga trabaho ko noon sa... Hindi ko lang sabihin yung kumpanya, pero sa beer division ako. Matagal ako dyan. Sa beer? Beer. Biyahe ko noon na Manila, papuntang Bicol, papuntang Pampanga. Okay. So, sanay ka sa mga driving na malalayo? Pero yung trailer, first time ako mag-trailer na magpapag-drive. So, paano ka naghanap ng trabaho dito sa Canada? Pandemic? Nag-try ako mag-online. Sa online, anong yung online? Indeed. Sa Indeed.com. Nag-try ako mag-Indeed, tapos tinatawagan ko sila, yung mga number, tapos yun, kagaya yung tulong ni Kuya Mac, may mga endorsement, may mga referral, doon siya mas mabilis magiging mas ma-process. Meron ka pa nga in-applyan na, di ba? Yung helper ba yun sa truck ba yun? Ano ba yun? Ayun. Moving company? Moving. Nag-apply ako sa isang moving company na parang mga furniture mover. So, ayun, mabilis din na tanggap naman ako dun, pero yun lang, yung schedule ko lang ang hindi kakayanin kasi pang umaga dahil naghahatid ako ng mga anak ko sa school sa umaga. Kasi dito, ang daming trabaho, lalo kung hindi nagka-pandemic, no? Ang daming trabaho, huwag ka lang mamimili, ang daming trabaho. Correct. Saglit lang, babayaran ko lang to. Double-double and hot chocolate? Yeah.
Pero mas masarap yung kaping barako. Yung sa palingki. Yung sa palingki na tag piso-piso. Piso ba yan? 10 piso ba yung isang? Yung maliliit lang. Maliliit lang. Wala nga suka yun. Buhay na buhay. Barako. Oh, thank you. Ewan ko, sana nga ha-choke mo dyan. Ito na lang ko. Ito double-double sa lagsata. So meron na siyang trabaho after 2-3 weeks ka naghintay, no? 3 weeks din. So okay na rin yung ano, send number mo, PhilHealth, mm-hmm. PhilHealth, yung health insurance, okay na? Insurance, oh. Ito ba health? Tapos so ang kailangan mo lang para maging, para alam nila, kailangan mo lang maging 6 months sa regular ba yan? Tawag yan? Kailangan mag-regular full-time job. Full-time job sa minimum, isang company. Sa isang company, 6 months. Para makapag-apply ka ng PR. Makapag-apply ng PR. So, yung process ng ano, pag international student ka, no, tapos mag-apply ka ng PR, kagaya ng ginagawa nila. So, kailangan makakuha ko muna ng 6 months ba yan? Minimum 6 months. Minimum 6 months. Kailangan regular, regular ka doon sa trabaho regular para makapag-apply ka ng PR. Pero yun nga, kung meron kayong kakilala na nandito sa Manitoba, yung mga kamag-anak nyo, magpa-sponsor na lang kayo para mas madali. Pagpasok nyo dito sa Manitoba, PR na agad kayo. Kagaya nung ginagawa namin, PR agad kami pagdating. So kasi yung pathway na nila, medyo yeah, mahihirap-hirap yan. Pero, nandito ka na rin sa Canada eh. Diba? Tsatsaga ka na rin. Kasi maraming mga doon sa unang yung previous na video na pagdating niyo, maraming tanong na hindi ko na matandaan kung ano yung mga tanong na yun, kung magkano ang ginastos, anong agency. So wala silang agency na dinaanan, nag-direct sila sa government para pagpunta dito. So kung dadaan ka ng agency, mas mahal siguro. Mas mahal, no? Kasi nung una sa agency, hindi ko na lang sabihin namin yung name, pero ang unang singil sa amin, 80,000 agad. Ano pala, sabihin ko na rin, yung importante rin pala kuya yung school. Anong kailangan school? Malaman mo yung school na papasukan mo. Okay. Kasi from there, mag-take ka ng exam. So kung paano yun, kung hindi sila dadaan ng agency, paano nila malalaman kung anong school sila papasok? Halimbawa, napili nila dito sa Canada, maraming state na pwede, Toronto, Vancouver. Diyan mabilis ang makapasok sa school kasi wala silang IELTS. Dito sa Manitoba, mataas ang standard dito ng school. Kaya requirement dito, kailangan mataas ang grade mo ng IELTS or meron silang kinukuhang requirement. Okay. So mas ibig sabihin, mas mahirap pumasok sa Manitoba sa mas mahirap sa Manitoba, mas mataas yung standard as international student. Pero naman, pag nakagraduate ka dito, maganda naman yung magiging career mo kasi dahil nga maganda yung standard dito sa Manitoba, mas nagiging ano ka, mas madali ka makakakuha ng work after mo mag-school. Yeah, meron din kasing nagtanong na kung ano daw yung school, kasi driving school, iba naman yun sa school na talagang papasukan mo kasi may nagtanong kung pwede daw mag-international student diretso sa doon sa driving school. Hindi naman pwede yun, di ba? Hindi pwede. So kung ikaw, mag-usap kayo mag-asawa, kung ikaw yung mag-aaral, yes, or yung asawa mo mag-aaral, ikaw yung magsusupport kagaya ng ginagawa nila, mag-usap kayo dalawa. Uh-huh. Kung ano yung gusto nyong kunin na trabaho. Anong tawag doon? Korso ng iyong asawa, kung ano yung gusto ninyo. At saka yung pasok sa budget. Yan. Kasi mahirap yung ano, mahirap yung international student, kailangan ng pera talaga dyan. So ito ay nagtsaga talaga. Anong ang address nun? Larter Street. Larter? Oo, Larter Street. Ngayon nga pala, meron kaming pupuntang ano, bibili siya ng sasakyan. Second hand. Titingnan na namin. Nasaan na tayo? 35 Larter Street. Click mo nga yung ano. Click mo. Sorry. Tayo, nandito na tayo, kuya. Ha? Turn right onto Larter Crescent. Na. Then your destination ito will be on the right. Ito na. Okay. So dito, kailangan mo talaga ng sasakyan. Necessity talaga ang sasakyan dito. Walang tricycle dito, walang jeep. Kailangan mo ng ano, kailangan mo ng sasakyan. Pero kung yun nga, pagbaguhan ka pa lang,
mas maganda yung bibili ka muna second hand para wala kang babayaran by weekly. Take the next right onto Larder Crescent, then your destination will be on the left. Kasi pag bibili ka dito ng brand new, tsaka na yung brand new, pag naka-establish ka na, tsaka na yung brand new. Kayang-kaya mo bilhin yung brand new dito, kahit anong brand ng sasakyan, pwede mo. Pero sa practical na ano, second hand muna. At least na yung magamit lang kayo. Magamit. Dito na. Your destination is on the left. Yeah. Andiyan, kuya, yung may barko ata. Ah, ito, ito yata, o. Oh. Ayan. Ha? Yan yan. Parang yan, ano? Ayan yata. Oh, yan. Ayan na nga, may mataas na yan. Black ba yan? Parang blue. Oh, ganda. Black ba? Parang blue. Parang kulay niya na, ano eh. Ito tayo. So may nakita siyang F-150 na bibili si kuya ng truck. Ng truck. Alam mo, gustong-gusto kong mag-truck. Kaso, kuya ang truck. Gusto niya ng truck. Oo, not now. Dahil may binabayaran akong there. Highlander. So that's the, yan maganda yung truck. Pa. Maganda kuya. Oh. Okay, yan. Ipapaano ko muna sa'yo. Patingin ko muna sa'yo. Kung okay talaga. Pati mga pangilalim. Ganda ng porno. Gamitin ni kuya yung truck. Oh, nice. We're all wearing masks. Nice. Super nice. Yeah, ito yung F-150 na binibinta. Tinga. Ito lang. Oh, yeah. Yung ano ng F-150. Papalitan mo lang natin. Kung gusto mo talaga. 39. 39? No. Like 1300? I think 13.5 would be more better for me. I dropped the price. I started at 15. Parang mas cute. Kaya ba? Okay ba sa'yo ito? Ganito kalaki? Ha? So big. You can't it? Big, eh? Yeah. Yeah, ito yung bibilhin niya na tinignan namin. Nakataas na siya. Pwede ito pang ice roll, oh. Hello. Hi, John. So, ano tong? Doha lang eh, kamera na eh. So, may binibigay na naman ng mga jackets. Sino nagbigay nito? Ito kay Ed, kasamahan din to. Kasama namin sa Maples Boys. Si Ed, ano ba? At saka si kanina mo to, nakalimutan ko na. May ilang araw na kasi nung Friday pa to binigay nung basketball kami. So mga winter jacket to. Winter jacket to. 'Yun para sa mga Pilipino na darating na mga truck driver, mga magaganda pa to, di ba? Oo. Pwede pa magamit. Yeah, para lang may magamit kayo. Ayun, no? Gaganda pa, para sa ano. So maraming salamat dun sa ano. Kaibigan mo ba yun? O kabasketball mo? Kabasketball ko itong mga nagbibigay nito. Lipat natin dito. Ang daming nagbibigay ng mga winter jacket para sa mga Pilipino na darating. May mga naka-reserve na sa inyo. Yan, Old Navy pa yata, oh. Dapat ngayong Friday may laro pa. Gaya lang, dahil mataas ang COVID disease, so cancel mo na ang 2 weeks namin. Dahil nga ano, tinanggal mo na yung sports, di ba? Oo. Sarado yata. Pwede pa naman, pwede pa naman, kaya lang inilaga namin dahil marami kami. So, iwas-iwas muna para sa pamilya. Tama yan. Kasi nasa red na naman. Red alert tayo eh. Red alert? Pwede gira na to? Gira na to. Gira na ng mga virus. Gira na ng virus? Ikaw doon sa ano, mga taga... Kinnon? Hindi. Ha?
Shout out dyan sa Sipon City. Stipot na kayo dyan. Nandito kami sa magkakaruwas kami. Ayun, mga taga Sipon City, no? Kasi dati kasi na ano mo eh, na sabi mo na mga taga Sipon City, nakalimutan ko. Ah, yung ano, mga A4. A4 ng Sipon City. Ano ibig sabihin nun, A4? Ayun yung mga singer yan sila. mga Korean bag. Yan ang unang mga empleyado ng Sipon City. Pioneer talaga yan. Pioneer yung A4. So, mga A4 dyan, stipot na kayo dyan. Isa na ako doon. Yeah, taga Sipon City to. Ang ganda ng posisyon nito sa Sipon City. Pagalagala lang to eh. Pagalagala, parang daga. Hahabulin ng musang. Ito yun ang musang. Paano mo malalaman pag ano? May tanong ako sa'yo. Paano mo malalaman pag ang kotse ng isang Pilipino? May mga sticker. Kagaya ng Pilipino din. Ayan oh. Ito yun oh. Ito, ito na bigay ng Pinoy Canada tambayan. Bukod dyan sa sticker, paano mo malalaman? Paano malalaman? Na, maraming burluloy. Hindi, sa unahan, merong rosary. Meron ka ano? Meron. Tingnan natin. Meron oh. Ha? Meron. Ayun oh. Oh, di ba? Yan, maginoo pero medyo bastos. Halika. Si ano, si... Hello. Si John, niya sa taga Sipon City. Ay. Ano mo, nailagay mo na? Medium. Oh, medium. Okay. Yeah. Okay. Tapos, shout out pala sa taga Maple Boys. Dandaan sa pagkain ha, kasi wala tayong laro. marami natin kolesterol na ipon. Yun, high blood ano. High blood, at saka yung puputok-batok, delikado. Puputok-batok. Yeah, so yun yung ano, yun yung malalaman mo pag Pilipino ang sasakyan dahil merong rosary tapos merong mga plug dito sa likod. Yeah, yun. Ito yung sa no permanent address, ito yung sa ano, mga musang ito. Member to ni ano, member to ni tawag nito. Sino? Itong katabi ko. Taga-Bulacan. Scout Ranger. Si Scout Ranger. CG. So yun mo malalaman. Pag mga Pilipino yung masasakyan, may mga plug yan. Halos may mga plug. Ito yung sinasadap ng mga Chinese na Pilipino culture. Ano yan? Ayan. Celebrating through Filipino goodness. Oh, I see. Sipon City, ano? Oh, tapos itong sticker naman to, ito yung isa sa grupo namin dito sa Winnipeg, Manitoba. Solid Mindanaoan. Tinatanggap namin lahat ng taga Mindanao. Ito pala, ito ngayon, winter time ngayon, pero yung mga Pilipino, panayhugas na mga sasakyan. Nagmamasilan, pero mamaya pag inulan na ng snow, dumi-dumi na. Yeah. Kahit malamig yan, oh, nagpupunas-punas yan sila sa mga sasakyan nila, makikita nyo. Masilan ng mga Pilipino eh. Oo, mga Pilipino, masilan sa sasakyan, malinis. Ito lang ang hindi malinis dahil galing to sa gira eh. Parelo kwatsa. Ako ka, hindi nga ako naglinis ng sasakyan dahil wala, iwanan ko lang din sa pulsoling. Mag set out dyan? Sige, shout out. O yun, mga set out dyan sa taga Bukidnon ha, batch 93. Ano yun, sa NPA? Kalaman ng musang. Ano ba, kadre ka ba? Ano yung batch 93 na yan? Yan sa high school. Kumplituhin mo kasi. Wala pa, apelido. Nag-react ka na kagad eh. Pasensya na kayo. Maingay talaga. Basta mga Bisaya. Batch 93. Batch 93. Sa St. Joseph. Talakag, Bukidnon. At saka mga relatives ko dyan sa Talakag din, sa Bukidnon. At saka sa Cagayan de Oro. Ingat kayo dyan. Akala ko kasi batch 93 sa mga kadre. Marami nang kalukuhan kasi malamig na. Kala ko bus 93 sa mga ano sa NPA. Kulibagtong. Tsaka kay John Tigno pala, salamat. Yeah, salamat nga pala kay John Tigno, yung isang content creator ng Buhay ng Canada dito sa Winnipeg. Nandiyan sa screen ninyo. Maganda to. Marami kayong matutunan kay John about sa paano mag-apply dito. Kasi ako hindi ko ginagawa 'yan dahil mahirap pag ano yung mag-research. Wala mahirap kang magbabasa. Puntahan nyo si John Tigno para makita nyo kung paano makapasok ng Canada na wala kayong IELTS. Mahilig yan sa ano, research sa mga paano mag-apply sa Canada. Content creator yan dito sa Buhay ng Canada sa Winnipeg. Ano si John Tigno. Ano yung mga hindi man natrabaho dito? Yeah. Salamat pala, Mark. Salamat din sa ano, sa jacket ha. Walang problema.
Basta meron tayo tuloy-tuloy lang donation natin pag makailaro-laro tayo o makahanap pa tayo ng ibang mga malaking bagay yan sponsor. Para sa mga truck driver na darating niya. So paano? Yun, salamat. Thank you so much. Ha? Kita ulit tayo, second time nakita tayo. Pinoy Trucker.